Ano daw kaibahan ng Homer sa racing? Lahat ng racing pigeon ay Homer, pero hindi lahat ng Homer ay racing pigeon. BBC Manila 716 Karanglan release. Morning sa inyo mga kalapatids, maligayang pagbabalik dito sa ating tambayan, Chocobolov TV. Samahan ninyo ako sa video ito sapagkat araw ng Biyernes, abangan na naman tayo. Karanglan Nueva Ecija, 135 more or less kilometers air distance. Yan ang liliparin ng ating mga ibon pa uwi dito sa ating munting kulungan. Time check tayo mga kalapatids, mag-aalas 9 na, 8:54 ng umaga. Ang expected nga nating pauwian ng ating mga ibon base sa kanilang usual na bilis ay mga 9:15. Naglalaro yon sa 1,200, 1,100 and then onwards pababa na yung speed mga kalapatids. So mamaya-maya may oras pa tayo. Meron pa tayong ilang minuto para gawin yung mga bagay-bagay dito sa ating kulungan. At ito, silip tayo dito sa ating mga breeders. Ayan, tinandaan ko na mga kalapatids, nilagyan ko na yan para hindi ko makalimutan. Yan ang madalas kong nakakaligtaan mga kalapatids. Pagka ganitong busy tayo, nakakaligtaan natin kung kailan mapipisa. Tapos pagkapisa ng itlog, hindi tayo nakapaglagay ng patuka at saka tubig. Kadalasan walang maisubo yung ating mga alagang ibon. Lalo-lalo na yung tubig kasi kailangan nila yon. Yun ang gagamitin nilang pambuga dun sa crop milk. Mula dun sa kanilang butchi patungo dun sa kanilang mga inakay. Kaya mas maganda lagyan nyo ng ganyan mga kalapatids ng kanubi para pagka malapit na yung expected hatch day nya nakaantabay na kayo. Samantala dito tayo sa ating flyer slope, pasensya na kayo mga kalapatids dahil napakasama ng ating pakiramdam para tayong lalagnatin at natrangkasuhin. Ang totoo masakit na yung lalamunan ko at para tayong sisipunin na hindi lumalabas kaya sakit sa ulo, masakit na rin yung ating mga katawan kaya eto talaga tinanghali tayo ng akyat dito sa ating kulungan. Tatrack natin kung sino yung mauuna sa kanila, ano yung magiging performance nila, kung patuloy pa ba silang uunlad o hanggang doon na lang talaga yung kanilang magagawa. Sino kaya uli sa pagkakataong ito ang mauuna? Babawi kaya yung ating ibon na si Angel doon sa dalawang magkapatid na lumampaso sa kanya ng mga nakaraang liparan? Tignan natin yan mga kalapatid. Makikita natin yung consistency ng kanilang performance. Pero bago yan, maraming salamat sa inyong pagtutok, pagsuporta at sa mga bagong subscribers natin dyan. Welcome na welcome po kayo dito sa lahat ng mga nagla-like at nagko-comment dito sa ating mga videos. Napaka laking tulong po nyan dun sa ating algorithm kay YouTube. Yun kasi ang pagbabasihan para i-share pa ng YouTube yung ating video sa iba pang mga taong katulad na interest kagaya natin. Kapag nag-like kayo, nag-comment kayo, nakakatulong ng malaki yun mga kalapatids. Kaya maraming salamat. Pindutin nyo na ang subscribe button sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan at ang notification bell para update kayo sa ginagawa nating kwentuhan. Like, comment, share na rin mga kalapatids. Baka hindi nyo pa napipindot. Maraming salamat. At habol ko lang yung ating shoutout kay Sir JP ng Escape Flop Team Tagig MMPC BBCM. Shoutout sa inyo dyan sir. Kay Sir Yobs Dimson ng Negros, kay Marlo Guillermo ng MTG Love, kay Sir Roland Pion ng Gagalangin Tondo at dun sa ating kaibigan, special shoutout sa Ijan Manzano. Maraming salamat po. Meanwhile, pinapatuka ko na yung ating mga ibon dito sa ating breeder section. Ito yung ating ibon, kamustahin natin ito mga kalapatids. Naalala ko kasi yung katanungan ng ating kalapatids na kanubi. Ano daw kaibahan ng Homer sa racing? Bago natin sagutin yan, konting backstory muna tayo mga kalapatids. Yung 90s, mga elementary days pa tayo, ang tawag namin sa mga ganitong burgahin, yan yung kagayanan, Homer. Tapos yung mga medyo laki lang ng konti, yung ilong, racing ang tawag namin. Tapos yung pinakamaliliit, netoy. Ewan ko kung ganun din ang tawag nyo sa dyan sa lugar ninyo. Pero ganun ang kinalakihan naming sistema pagdating sa mga pagtingin sa ibon.
kadalasan tumitingin kami sa ilong. Kapag ang pag-uusapan ay yung standard na information which is acceptable sa buong mundo, kapag sinabing Homer, ito yung ibon mo ay may kakayahang umuwi mula dun sa malalayong distansya patungo dun sa kanyang kulungan. Kumbaga homing. Meron siyang homing instinct, kaya tinawag na Homer. Kayang bumalik dun sa kanyang tirahan. So kapag ka ang ibon mo kayang bumalik, may homing instinct, yan ay Homer. Ano naman yung racing na yan? So yung racing, mga kalapatis, para simplihan na lang natin paliwanag, kapag yung ibon mo, which is may kakayahang umuwi mula sa malalayong distansya, inilaro mo sa isang race, sinali mo, ginawa mong atleta, sinali mo sa kompetisyon, ang matatawag yan na racing pigeon, mga kalapatids. Alright, so wala yan sa sukat na laki, liit ng ilong. Dati, ganun kasi ang pinagbabasihan kasi matagal-tagal na panahon na yun. Pero ngayon, yun ang pagbabasihan, mga kalapatids, na kanubi. Eh, hindi nauubra dahil tignan nyo yung mga magagaling na ibon ngayon. Ang liliit lang ng ilong. Diba? May mga maliliit man. Netoy, na tinatawag nung 90s. Pagka netoy, wala. Reject, kumbaga. Ngayon, wala nang ganun dahil yung racing pigeon industry ay nag-evolve na talaga. Yung pagbibreed nila through selective breeding na tinatawag, ang nangyayari, yung mga binibreed ng ating magagaling na panciers sa mga nakalipas na nagdaang taon, base dun sa resulta ng mga naging racing results. Yung mga binibreed nila, yung mga champion, mga runner-up, mga overall. So ang nangyayari, nasasala ng nasasala yung lahi ng mga ibon na napoproduce. Nakuha na yung lahi ng mga, o yung mga katangian ng mga magagaling na ibon hanggang sa, ayun, nakabuo na ng mga racing pigeon sa panahon ngayon. Kaya kahit maliliit ang ilong, hindi yan netoy, mga kalapatids, na kanubi. Ang mga netoy ngayon, yung mga native na nasa bundok. Yun na yung andun lang, nakatira sa wild. Pero yung dito sa domesticated pigeon dito sa atin, wala nang masasabing netoy. Mukhang netoy kasi nga maliit yung ilong, pero wala na yun dun sa ganun. Huwag nyo nang titignan yung ilong, mga kalapatids. At pasintabi dun sa mga idol natin dyan, mga tito, mga kuya, at na nag-aalaga ng mga 80s and 90s. Ganun kasi yung kinalakihan nila. Yung kapatid ko, ganun pa rin hanggang ngayon, yung paniniwala. Bagamat matagal na nag-aalaga, pero tumigil na rin. Di na siya maka-adapt sa kalakaran ng racing pigeon ngayon. Kaya madalas medyo kaiba yung aming mga pananaw. Pero naaintindihan ko naman kasi nga hindi na siya updated. So, yun lang. Para lang sa karagdagang kaalaman ng ating mga kalapatis na kanubi. Gaya nga ng sinabi natin nung mga nakaraan, all racing pigeons are Homer. But not all Homer are... Ay naku, mga kalapatids! May dumating! Ayan, si JC, unang-una, mga kalapatids. Ayan, time check tayo. Alas 9:05. Papasukin na natin yan. Kunin ko yung stick. Ang hiwagang samurai ni Batosay. Ayan, papasukin natin to. Sticking ko lang. Alright, ayun. Naman-taman, naglagay na tayo ng electrolyte. Meron pang tumunog dun sa bubong. Tatignan natin kung may dumating pa tayo. Nagkukwentuhan kasi tayo dun tungkol dito sa ating ibon na Homer na to. Kaya lang, biglang may lumagapak sa bubong. Kaya napatigil ako. Dituloy natin nakita kung paano siya lumanding. Ayan. Ayan, si Angel, mga kalapatids. Baka nagpahinga dun sa taas. Pasok. Time check. 2 minutes lang yung pagitan. 9:07. Pasok, Angel. Tingnan natin yung bilis ng ating mga ibon na to. Sige, pasok. Sige. Alright. Dito natin itong lagay. Hindi makaporma yung ating mga ibon eh. Kasi naaway. Ayan, inom. Loko-loko itong mga to eh. Tambay na nga lang eh. Nangaaway pa eh. Ngayon lang tuloy nakainom si Jesse. Yun, may gumalabog na naman. Malamang si Zomba yun, mga kalapatids. Tawagin natin. Alright, para makapagpatuka na tayo. Ayan na nga. O, diba? Sabi ko sa inyo eh, time check tayo, mga kalapatids. So, 9:08. Ayan, sige, pasok. Yan yung pares mo, nilagay ko dyan. Yun, di na kailangan istikin. Alright, kompleto na tayo, mga kalapatids. Track natin kung talaga bang naging maganda yung kanilang pauwian. Post ko dyan sa huli ng video ito, yung result ng kanilang speed. Base dun sa forecast na ibinigay dun sa atin. Alright?
So ngayon naman kukunin ko yung apat nating ibon. Sasama na natin tong ibon na to, yung inakay na tinuturuan natin nung nakaraan. Nandito na yung ating apat na ibon, kasama na dyan yung inakay. So parorondahin natin sila para mapagpag naman sila bago tayo magpatuka sa ating mga alaga. Lipat kayo ha. Oh, kanat. Yun. Yun sila mga kalapatid. So oh, diba? Oh, nasa na isa? Ah, humihiwalay. Wala pa sa ayos yung ating inakay. Di pa pwedeng itos yun, ganyan, mga kalapatids na kanubi. Kailangan niya, nag-grupo na, solid na lumipad, disiplinado na, di na nag-acrobat yun, pwede na natin i-training yun. Pero, ayan, oh, tignan nyo siya, erratic pa kung lumipad. Ayan o, oh, ayan o, oh, di ba? Nakita nyo ba? Ayan o, oh, ayan na siya, o, oh, di ba? Di pa pwede yan itos, mga kalapatids na kanubi. Kailangan, disiplinado, maayos na lumipad, at sumasama na dun sa ranging, o yun sa pagdadayo ng mga ibon sa ibang lugar. Pagka nakita niyo mga ibon nyo na young bird na tinuturuan, ganun na, mga isang linggo, pwede na natin sila isama. Ayan, nahihiwalay siya, oh. Oh. Kumbaga, susunod at susunod lang kasi yan dun sa mga seniors niya. Pagka tinos natin niya na nag-iisa, eh matataranta yan, di niya alam yung kanyang gagawin. Mabuti kung may kasabay siya, uuwi siya. Pero kung siya lang mag-isa, eh malamang, baka mawala yung ating ibon. I-lesson nyo na yung odds na mawala yung inyong mga alaga. Obserbahan nyo lang. One eternity later. Ayan na, nagsisidatingan na sila. Tiyan nyo. Ilang ikot lang, pagod na. Nakanganga na. Tiyan nyo si... Ayan o, si Naruto. Nakanganga. Ngal-ngal. Ito rin, yung inakay. Ngal-ngal. O, ito lang yung isa. Medyo matibay-tibay, pero ngal-ngal din. Papatukain na natin, mga kalapatids! Palang! Yan ang problema eh. Pagka papatuka tayo, haragan yung mga ibon natin. Dito tayo. Dituloy natin ma-spread ng maayos kasi kulit yun. Yan. Alright. Busin nyo yan ha. Habang sumichibog yung ating mga ibon, ay lalagay ko dyan sa screen yung resulta ng ating naging pauwian. Dyan makikita yung performance ng ating mga alaga, kung sino yung consistent sa kanila at sino yung mga stagnant o hindi umuunlad at sino yung consistent na nade-develop. Alright, so sana magtuloy-tuloy yung magandang resulta ng ginagawa nating pagpapalipad sa ating mga ibon dahil malapit na mga kalapatids ang NDR dito sa club na ating nililiparan. Maraming maraming salamat sa inyong pakikitambay, pakikisilip at pakikiabang sa episode natin ito. At bago tayo magtapos, isang segundo lang, pindot na yung like button at mag-comment na rin kung yung nagustuhan ng video ito. Mag-subscribe sa mga hindi pa nakapag-subscribe, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan at kukulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids, ingat kayo, uso ang sakit ngayon. Pagka ganitong transition ng panahon, lumalamig na yung panahon mga kalapatids, kaya uso-uso yung sakit sa atin mga tao. Alright, ingat-ingat, keep safe, God bless, hanggang sa muli pagkikita. Paalam!